Good morning, guys! Today is the day! Blackpink! Guys, I feel so well-rested. Nakapag-gym pa kami ni Bebo at around mga 7:30 a.m. Had a really, really great workout. Nagre-ready lang kami ngayon. Look at my shirt! It's so nice! Wait. So, 2 days po ang concert ng Blackpink dito sa Thailand. And we're gonna watch the first day. And, yeah, I think... Anong oras nag-open yung gates? Parang as early as 10 a.m. Pero we're not sure. Ano daw? Oh? I think that's for the sound check din kasi. Oo, merong sound check. Meron kami mga na-meet na blinks kahapon. And pupunta sila sa sound check. Sa day 1, sa day 2. And yung iba pa ay pupunta rin sa concert sa Manila. So, ang saya at ang intense at ang mahal. But yeah, I'm wearing this shirt. My Blackpink shirt from the label Manila. Ilagay natin ang kanilang Instagram dito. And then I'm wearing this nice chain necklace from Homura. My trousers are from Zara. And then my Nike Dunks. And then I also have here my watch. Na gift sa akin ni Bebo. And then all my accessories and rings are from Homura as well. This is gonna be my perfume of the day. Blue de Chanel. And my concert bag is this one. Yung lagi ko suot na Dior na bag. And then ang laman lang ng wallet ko ay... mask, wallet, nandiyan ang credit card ko, nandiyan na rin train ticket, oil film, of course. I also have here my phone, my passport, and a power bank. And bumili rin pala ako nito kahapon, phone case siya, pwede mo na siya isabit na ganyan. So kung gusto mo mag-video-video ng concert, ganun ka nila. Hindi mo na siya hukunin sa bag mo or sa pocket mo. So, oh, you ready? Okay, we're ready! Also, guys, oh, diba? Settled in na kami. Diyan yung mga madudumi naming gamit. Ito yung sa akin. Ito yung kay Bebo. Also, ayun na umaga nung nagda-number 2 po ako. So, ito ang aking POV. Akala ko merong ahas. Yung pala boots ni Bebo. Wow. Ito na sa concert? Ito sa concert. Magpapashoot lang ako. Oh, for I the content. I wanna be comfy. For the content, let's go. What's your favorite Blackpink song? Type of Girl. Type of girl. Ako? Sassy girl. How about you? Do do do. Spell. Do. De ako. Pink Venom. Wow. Kasi ang ganda ng mga napapanood ko sa concert na yung si Jisoo, yung sa music video. But I'm so excited. Medyo iba rin siguro yung feeling later kasi wala masyadong mga Pinoy kasi dito nga tayo sa Thailand. So sabi ng Blackpink ay, hindi mabuhay! Diba? But we're still here for the experience and syempre, ang bias ko ay si Lisa. At nasa hometown tayo ni Lisa. So for sure, gi-give ng audience mamaya. Diba? Ng mga blinks. Nakakatawa yung gi-give ng audience mamaya. Isa na ako dun. Also, I'm drinking my Baroka here everyday para marami tayong energy. So, bababay lang kami. We're just gonna shoot our outfits kasi iwan namin tong camera. Since bawal nga to dalhin, diba? So, let's start the day and let's go! Okay. Done. We're done shooting our content. Dito na lang kami nag-shoot sa baba. Hindi na kami nag-explore. Okay, guys. So, magka-transfer lang kami ng files at magde-delete para marami tayong memory. Kasi parang nag-full na yung phone ko bago mag-fly dito. But anyway, tara na po. And let's go!
May naman nagra-rant. Pagod na pagod daw siya. But guys, it's currently 10:44 a.m. Di pa kami bumabangon. And late na yun, ha? So usually, we start the day at around 9 a.m. here. Like, out the door na kami. But it's the day after the concert. As in, yung pagod namin. As in, may... As in, yung hotel namin may katabing foot spa. May Thai massage dito. As in, katabing-katabi, ha? So, sundin na ano namin. Tara pa, massage tayo. Sakit ng paa natin. So, sobrang wala na kami energy. Tulog na lang kami. Gano'n kami kapagod. Di namin in-avail yung, ano, foot spa. But, guys, it's the day after the concert. How do I describe it? Well, syempre, hindi ko nadala yung camera and I only have like snippets of the concert. So, what I would do is, magdadake ako ng stories ng first part and then yung chorus. Tapos, sasayaw na ako, kakanta na ako, bahala kayo dyan. But yeah, based from the experience, okay siya, like super fun. Yun lang, sobrang nakakapagod talaga kasi ang in-avail namin is yung standing. So, malamang nakatayo lang kami doon. And yung National Stadium kasi is nasa grass talaga siya. Parang siyang isang malaking football field but nilagyan naman nila ng mga mat. So, ayos naman siya. Yung queuing part lang yung medyo magulo. Kasi syempre, hindi nila sasabihin sa'yo unless magtanong ka. Tapos mag-English sila sa'yo. So, pag may ina-announce sila, hindi nila i-Englishin. Ayun, finreni na lang namin yung mga organizers dun at nagtatanong kami from time to time. Tsaka syempre, mga blinks dun. Natanong namin kung saan nakapila. So, technically, ang ticket namin is A1 standing. Tapos ibang area yung VIP. Pero yung pala, doon ka rin papasok sa VIP area. Doon din yung security check nyo. So, medyo magulo siya. Pero, what I would say about the Thai people is that they're so disciplined, they're so behave. Like, walang nagtutulakan, walang tumatakbo. At habang nakapila, uupo silang lahat. Grabe, parang never ko na experience sa Pinas. Kung sa Pinas talaga, may maingay dito, may maingay doon. Tapos, nagtutulakan, nagsisingitan. So, bashable ba yan? I'm not shaving them. Ganun din ako. Sabi ko, apply natin dito yung pagiging Pinoy natin. Tara, ano tayo? Takbo tayo. Yun lang. So, sobrang different din pala talaga ng crowd. And, meron akong kinuhang clip dito. Pakita natin. Hindi pa nagsistart yung show. At, nagpiplay sila ng mga music videos ng Blackpink. Shoot ah. Mubulong yung crowd. Para nagkakapaan pa na parang kung merong isang kakanta, kakanta na rin yung isa. Nakakahiyaan? Nakakahiyaan. Ayan, loading yung hiya, nang nasa vlog na yan. Walang hiya yan. Diyos ko. Wala talaga akong hiya. Doon pa lang sa una, sabi ko pa sa sarili ko, ay i-reserve ko yung energy ko para pag lumabas na yung Blackpink. Doon ako mag-all out. Pero, as a Pinoy, sobrang ingay. Makin suotin ko today. Oy, ba't nag-air up? Sorry, nagbo-blower si Angeline. Prior to this concert day, since last year, meron talaga akong... Meron talaga akong face na pinapanood ko yung mga fancam, lahat ng concert, sinecheck ko yung setlist, tapos naghanap ako sa TikTok kung kamusta yung mga concert. I was just really so excited for the concert and di naman ako na-disappoint, like sobrang enjoy siya. Strictly 2 hours lang yung concert, so happy naman ako. And iba talaga siya live, like yung live band, yung dancers, syempre yung live vocals, iba talaga yung experience and seeing them up close. Up close? Up close with my phone. Wait lang, nagbo-blower pa siya, mamaya na tayo mag-usap. Okay, so, ayan, tapos na po mag-blower si Bebo. But for me, ang favorite part ko ng show is Pink Venom. Kasi sobrang ganda ng lights. Even seeing it before sa TikTok, sa YouTube, sobrang ganda ng intro nila, yung stage. And personally, ang bias ko talaga is Lisa. Pero after the concert, si Lisa pa rin. Pero, na-appreciate mo sila. Like, si Rose, yung vocals niya, sobrang galing. Si Jisoo, sobrang funny, ang charming. Si Jennie, sobrang ganda. So, iba-iba talaga sila. And then, after nung concert pala, nung umexit na kami, for some reason, hindi gumagana yung train. Like, walang entrance, paakit nung train. Eh, merong station na National Stadium dito sa Bangkok. Pero, hindi gumagana. So, ginawa namin is, naglakad pa kami. Siguro mga... 3 blocks. Basta, doon na lang kami nag-book pa uwi. And then, after, kumain na lang kami sa isang restaurant doon sa tabi ng hotel namin. Korean. Korean pa rin. Sabi ko, ano ba yan? K-pop na ipinanood natin. Korean food pa yung kakainin natin. Masyado nating idol. So, pagod na pagod talaga kami. But today's another day. I'm so excited. Kahit nakakatamad man at kahit ang sarap magpahinga. Today na lang ang Chatuchak Weekend Market kasi nga weekend. So, Sunday ngayon. Gotta take advantage of it kasi meron pa mga bilin na poison. Kung ano-ano pang bagay ang aking mga family and friends.
friends. But mag-aayos lang ako ng buhok at magbibihis, okay? This is the outfit of the day. I'm wearing this shirt from COS na nabili ko last year. Ngayon ko lang siya nasuot. Nabili ko to sa Singapore. Then yung pants ko nabili ko sa, I think, Bershka or Pull&Bear. Wow! Sexy! Okay, tara na po. Alam niyo yung feeling na jebs na jebs kayo, tapos gusto niyo mag-absent sa school. Yun yung nafe-feel ko ngayon. So, good luck. Okay guys, kami po ay nasa Pratunam area. May hanapin kaming coffee shop na ni-research ni Bebo. Yes. Let's go. Parang ayoko dyan. Maraming manya. Saan tayo pupunta? Malag din yung chan ko. Okay guys, so galing na po kami sa Downtown Abbey. What can you say about all the coffee shops I've been bringing you to? So far, so good. Artsy siya, pero masarap din ang kanilang kape. Yeah, super! Di ba favorite ko yung mga dirty na drinks? Parang yun yung best na natry natin. True. Nakakatawa nga dun eh. Pag nakita ka daw ng staff or ng mga barista na nag-change outfit, i-charge ka nila. Buti na lang, nalusutan namin na mag-picture na naka-camera tapos bukas pa yung ilaw kasi biglang pinatay nila. True. Anyway, we're gonna check out a restaurant here na mukhang sikat eh kasi ang haba ng pila. So tignan natin kung doon tayo makakapag-lunch. Ayan guys, so ang haba ng pila. Ovaltine pork. Ovaltine? Ovaltine. Parang di ako willing to wait. Gutom na ako. Gutom na? Tara na. Okay, tara na sa Chatu Cha. Kapkun ka. Pasok, pasok. Guys, we're here at Chatu Cha Market. Tingnan natin kung marami tayong mabibili. Ano bang hanap pa dito? Ako poise. Yeah, poise yan. I think so yun ang mga bili ng ating pamilya. Kain muna tayo. Ay, gusto ko magpa-food spa. Takalo, talo. Longgan. Ito ba riyan? Kam namin na akin na loob. Term na loob. Thank you. Yay! Pero fruity yan na sweet eh. Sarap nito. Sarap? Yeah. Show it. Longgan. Sarap. Lasang gulaman. Pero sarap. Hindi ko type yung mga ano. Thai pancake. Ang hanap natin ay mooping. We got spring rolls and our favorite, mooping. Yummy! Saan ka? Ano, nag-chat-to-chat para kumain? Shopping na! Ang sarap! I found this and it looks good on him. Oh, sorry. Oh, you can. Ah, love the outfit. Bobo. Why naman masyado mataas? Eh, pants yan, di ba? So, neither the man of my dreams. Oh, bibili ka na naman? Yeah, maybe. It's cute. Guys, kung naalala niyo sa vlog ko, binili ko na uwi. I got two. Oh, naka-wholesale na siya. Oh, naka-backlash. For everything? Yeah. Owner. Very nice. Very nice. This one. Yum, this one. Nice outfit. And your outfit. Ganda. Where's the other two? Yan ang napili mo. Bibilang ko yung mga pamangkin ko. Yung mga denim bags. This model $390 and another $290 Grabe yung suot. Because inside have more compartment. Siyempre, bibili tayo ng poise yan. Siguro bibili lang ang dalawa. Oh, dalawa. Kaya ito, the best. Ilan sa'yo? Dalawa.
Neck and shoulder rug. I can pour. Okay, dito naman tayo sa kabilang area na puro mga... Vintage. Mga ukay. Actually, marami ako nabili dito dun sa last Thailand trip namin. So, hopefully, may makita tayo dito. Guys, meron sila ng mga Birkenstocks dito. Kompleto ba yun? Baka may sample. Dami yung balance. Oh. May manager balo daw dito. Ang dami mo, ano yung necktie? And some blazers. Sira daw yung botones ng akin. Okay. 1,050? Thank you. Thank you guys, nakabili kami ng mga suits. Ang ganda ng mga blazers na nabili namin. So nakabili kami ng tatlo. 350 ba? Pag nakatatlo ka, meron kang libreng isa. So, tig-dalawang blazers kami ni Bebu. And now, we saw the store. Para mga rework na cement bags. Yung lalagyan ng kanin, rice sacks. So, ganda, ganda. Parang fry tag, kung alam niya yung brand. Ito siya. Ay, that's nice. Pero iba yung likod nun eh. Made in Thailand. Yeah, made in Thailand. Ayan o, mas maganda yung likod. Double. How much again? 390. Oh, this one. Discount. No. 350. Discount for you. 300. 350. 330. Oh. 330. 50. 350. 350. Okay, we'll get it. Okay. Yay. Okay. Coke na may pagka-SARS. May Coke talaga yan. Let's go. Guys, so we're back here sa The Breakfast Club. Binalikan talaga namin yung dirty honey nila. Sarap talaga. So kung nandito kayo sa Chatuchak, hanapin nyo sila. Ito po siya. Ayun na, nag-drip yung honey, guys. Honey dirty and you don't mix it pag dirty. Inom agad. Breakfast Club. Okay guys, so we are back in the hotel room. It's currently 7 p.m. na po. Of course, we have here the usual. Mango sticky rice na binibili namin dyan sa tabi ng hotel namin. Napakasarap talaga. Every night talaga ipinapatos namin yan. Actually, yung ganda ng area na to. But anyway, today was pretty much our first shopping day talaga. Ang dami namin nabili and I cannot wait to show it to you guys. Siguro gawa na lang ako ng separate video of the things that I got here sa Bangkok. Feeling ko yung favorite kong nabili is yung mga blazer, double-breasted blazers. And perfect yung sizing niya for me. So, palabhan muna natin. Looks yummy! Are you Lalisa? Lalamilisala! Ang funny mo kahapon sa concert. Diba nag-solo siya? Tapos yung lyrics niya, Lalisala. Tapos sabi mo, Lalo mila. Ayun, tama yan. So tama, yun mga kinakanta mo. Kasi nagawa ko eh. Itong buong vlog na to ay Blackpink. Yan naman ang rason natin, ba't tayo nandito. True. Si Reina, di ba? Today yung flight. True. Grabe, nakaabot kaya. 4 p.m. nasa aeroplano pa rin siya. Oh my god, saan kaya siya? Eh, 4 p.m. open na yung security. Kahapon. So sila, Jamie, ay nauna na. Kanya-kanya na. Anyway, kami po ay aalis na. We might have dinner dito lang sa baba ng hotel. Or hanap kami sa mall. Somewhere. Or maybe punta kami sa Central Embassy. Huh? Magtitrain na lang kami. So, hindi ko nadadalhin tong camera ko. So, I'll see you guys tomorrow. Good night! Good morning, guys! Guys, hindi si Joshua Garcia itong kausap niya. Feeling mo?
ako lang to. Tingnan niyo yung buhok ko, ang ganda. But anyway, today is Platinum Day. Kung napanood niyo po yung last Bangkok vlog ko, nag-Platinum Mall din kami. Parang isa siya sa mga staple na mapinupuntahan dito. Platinum and Pratunam. We're heading to Platinum just because marami kami mga nabiling magagandang damit dun. Although marami na kaming nabiling magagandang damit and items dun sa Chatu Chak yesterday. But syempre, we wanna explore Platinum today. Kapag gym na rin kami, so we are very proud of ourselves. Kahit pagod na kami. Nakapagod mag-travel din talaga. Or hindi na lang kami sanay. Also, nagpa-massage na pala kami finally last night. In-avail namin yung 1 hour na foot spa. Dito isa lang. Isa rin siya sa mga humihili. Sorry, nakasa ata nung hili ko kagabi. Also guys, alam niyo ba yung binibili namin dito ng mango sticky rice every night? Ay isa pala sa top 5 na best mango sticky rice dito sa Bangkok. Well, may nakita ko mga dalawa or tatlong article about it and isa nga siya sa the best. So kung nandito kayo, nagsistay sa Tong Lor's, puntahan niyo siya sa may exit 3 siya ng Tong Lor BTS station. Na wala ka na yung plastic eh. Siguro later, papakita ko sa inyo pag nadaanan namin. Yeah, this is gonna be the outfit of the day. Black lang. Para hindi pala match yung black na to. Pero ito yung mga nakikita ko sa mga mannequin sa Zara. So, minsan ginagaya ko nila. Of course, we are going to bring this bag which we purchased sa Chatu Chak yesterday. Very good find. Ang ating bag. So, let us start the day and let's go! Guys, ito yung sikat na ano mango sticky rice. Ayan. And mamaya balikan natin. Guys, ito yung station namin. So guys, dito kami nagsistay sa Tonglo. And dito kami nagtatransfer sa aso pag kailangan namin mag-chatu-chak. And yan, Chitlo, Flow and Cheat. Diyan yung mga mall, Sayang. And green line lang siya lahat. Okay guys, so nandito na po tayo sa Platinum Mall. Usually we started sa 4th floor, sa menswear area. And alam niyo naman na naghanap ako ng tailor talaga dito. Like gusto ko magpagawa ng suit. And andito lang pala siya sa Platinum Mall. Maraming options dito. So, since last 2 days na lang namin, at may nakita kami dito in store. Ready by 12 hours. So ito yung mga custom suits na pinagawa ng ibang clients niya. Ayan, may mili ka ng tela mo. Usually, nag-range 4,500 baht. Dito, 5,000 baht. Guys, pag nandito kami sa store na to, ang dami na yung binibiling mga Marvel shirt. Or ating mahiwagang bag. Guys, we're taking a break from shopping dito sa Platinum. Dito kami sa street food sa labas. We got some fried rice with some sweet chili sauce. We have some pork kebab. Some mooping. My special request. Some enoki mushrooms. Guys, look oh, ang ganda. Kaya lang masyado siyang distinct. Hindi siya timeless piece. But, ang ganda pala ng mga pieces sa camper. So, we're gonna check it out. Meron ako nahanap na shoes na gusto ko. Tsaka sobrang lambot. Thank you. Thank you. Yeah, I got it. Guys, so we're now here at Siam Paragon. Galing kaming Central World? Puro mall. Puro lahat kami. Ang sakit na nung legs ko. Signs of aging. Kasi kailangan ko ata bumili ng salon pass. But, I think this is what I need. Some chatramyo. And meron din tayo. Potato corner. Na apparently, dito pala talaga ng galing. Ah, where? They're the OG. I got chili barbecue. Guys, super sakit na nung legs ko. I bought two.
Thank you for buying for the aging boy. For the old boy. Guys, nandito tayo sa sikat na mango sticky rice place. Every night, ito ang ating agenda dito. Okay, we got the goods. Ngayon naman ay kakain tayo sa nearby restaurant dito na Japanese. Ito yung hotel namin, dito kami kakain. Gokuraku. Guys, kung nagtataka kayo, ba't kami kumakain sa Japanese restaurant? Kasi itong Tonglor or Tonglo ay Little Japan. Yes. So, maraming mga authentic Japanese restaurants ito. Actually, yung toilet namin sa hotel ay may Japanese toilet. May heater, yung may kasamang bidet. Now, we're gonna drink sake. Okay guys, so we are back in the hotel room. We have here our mango sticky rice. Medyo ako'y nahilo sa sake na ininom namin. But of course, we gotta have our dessert. Hindi mawawala sa ating routine dito sa Thailand. Matry nga. Kaya ko pa ba? Parang nangyari yun. Sarap pa rin. Matamis pa rin? Super! Wow! That's why they're one of the best. Isa po ang best, parang best din yung kinainan natin. True. Sarap nung nakain na namin Japanese restaurant. Anyway, we were supposed to meet with Jamie, Ray, and everyone else. Pero pumunta sila sa Jod Fairs, no? Yes. And galing na kasi kami dun, and sakit na talaga ng paa ko. So, let's try it again tomorrow. Also, tomorrow night pala dadating yung suit na pinatahi ko. Hindi ko alam kung share ko sa inyo kasi hindi ako confident. Kasi yung mga sinerch ko sa TikTok, yung mga videos, alam niyo yung hapit na hapit talaga sa katawan. Yung pang wedding talaga, pang formal events, yung mga suit. So, let's see if papasa sa atin ang mapapatahi ko. Update ko kayo bukas. Anyway, good night and I'll see you guys tomorrow. Good morning, guys. It's our last full day here in Bangkok. Nito po ang aking salon pass. Sana ma-survive natin ang araw na to. This is the outfit of the day. We are heading to Icon Siam. We haven't been there kasi during this trip. And then pupuntahan namin yung Siam Square One. We're gonna go there kasi nag-enjoy talaga kami the last time we went there. So we wanna go back and hopefully marami pa tayong mabili. Yeah, we're going to a cafe first, which is nearby lang our hotel. So we're just gonna walk. Yeah, mag-ais lang ako ng buhok. Also, I'm starting to pack my things. And then, nag-film ako ng IG reel. And this is my little corner. Itong extension cord ko ay nabili ko sa Akari. Of course, we have here my Beroka, my GoPro. This is gonna be my bag of the day, the DR saddle. Ito na. So far, ang mga napamili namin, nandito sa table lahat. So, ayusin namin yun siguro later para magkasya sa bag namin. Ay, naku. Meron pa pala dito. And ito yung sunblock na ginagamit ko during this trip. AHC Natural Perfection. Nilagyan ko na yung mukha ko. So, laig na lang. Huwag niyo kalimutan yung laig niyo. Alam niyo yung pagpatapos na yung trip, ayan na. Kinakram ko na yung mga kailangan ko i-promote. Anyway, I think I wanna wear my new pair of shoes from Camper! I'm so happy! Akala ko meron ako mabibili na luxury item sa trip na to, but ito, medyo mahal na rin siya at may tax refund naman siya. Yun lang, kung nagtitravel kayo at wala naman kayong mabili, huwag niyo pilitin. Especially pag mga luxury brands or stores. Kung feeling niyo naman at wala kayong trip, huwag niyo nang ipilit kahit may tax refund yan. But ito ang nagustuhan ko talaga so far. And siya, alam niyo naman mahilig ako sa clogs ngayon. So I'm gonna wear this. Actually, when I tried it 2 days ago dun sa store, sobrang nalambutan talaga ako sa kanya. So I think this is gonna be perfect. Kasi marami tayong lalakarin today. Okay? Guys, we're here. Naglakad lang po kami. Siguro mga 20 minute walk.
But we're here at Flat White. Yan siya. Parang nasa isa siyang, hindi ko alam kung residential area to. Ay, medyo Pasko pa dito. Ay! Ayan, nililinis na ang mga hagdanan. Pero yun yung spot usually kasi sila nagpipicture. But this place is giving me Conrad Hotel, Esmason, School of Design and Art, CSB. Pero ang ganda. May elevator pa dun. Of course, ang orderin natin ay flat white. Okay guys, so this is our next stop. Galing po tayo sa coffee shop, which is Flat White. And now we're here at the Commons. Basically, para siyang building siya na merong iba't ibang establishments. So we're gonna check it out. Actually, going here, parang ang sarap ng mga local food. Maraming mga karinderya dyan. So, let's see if doon tayo kakain. But let's check this place out first. And let's go! Wow, very industrial lang vibes niya. Sana may ganito sa Pinas. Guys, may co-working space dito. So many restaurants and cafes na pwede ka mag-work. Actually, dun sa baba ay parang gym. May nakita kami na nagka-class. It's lunch time! Dito kami kakain sa Easy Buddy. Easy Buddy! Alam mo, sikat na sikat yung gantong itlog sa Thailand. Parang pumuputok yung gilid. We have here our hot sauce. Give me North Park. Yeah, some dumplings. Ang ganda ng vibe dito. Super nice place. Sana may ganito sa Pinas. Kung meron ganito man sa Pinas, ilterazo yung vibes. Or parang food park. So sana mag-work siya if ever magkaganto man sa Philippines. Very nice. But now, let's eat. Okay guys, so we're here now at Siam Square. Very sang saya dito, kanya-kanyang photo shoot ang mga tao. Yeah. Kanya-kanyang content, kanya-kanyang outfits. Ayun oh, meron mga nagpapahinga ng photographer dyan. Ayan, meron nag-OOT dito sa likod ko. Ganda ng outfit niyo. So pag nandito kayo, hindi kayo i-judge, hindi kayo mahihiya. Anyway, galing na pala kami sa Icon Siam. Meron lang akong biniling mga damit. Me, I bought Byredo. And nakabili rin kami ng Byredo doon. For the OOTD, ang mga tao. Anyway, hindi ko sure kung makakapag-vlog pa ako masyado kasi this is our last shopping day. So baka mabusy na tayo. Ang dami ko nabili! Saya! Nasa pa ba ito sa maleta? Ikaw, may nabili ka rin? I bought wine. Guys, sorry. Nabawasan ko na, but nasa Michelin guide siya. And meron tayong pork belly dito na ang sarap din. Kasama siyang dalawang sauce. This one and this one. We have our iced tea. Pad Thai. So yum! Guys, we are back in the hotel room and just ka pa! Malala ito. At talagang ang dami naming shinapping nung first time na wala kaming extra luggage. Like baggage. So ito yung mga napamili ni Bebo. Gosh. Ito yung sa akin. Oh no. Grabe.
We can make it work. Speechless ako. Pero I'm gonna do a haul soon. Mm. But super happy naman ako sa mga na-purchase ko. Ayun lang, medyo ang dami talaga. So this is my first shopping for 2023. And this is gonna be siguro my wardrobe for the rest of the year. But I cannot wait to show you the pieces that I got. So I'll just do another video about that. Also, may papakita ako sa inyo bukas. So super good. Wala. Nagsusukat na. But yeah, also, bumili na naman po kami ng mango sticky rice. Sir, last day. Huling hirit. Parang dry ng buko. Gusto ka dyan? Makaka-uwi din tayo. Anyway, guys, you already know, we're having our mango sticky rice while Bebo is packing. Guys, dumating na po ang aking suit na pinagawa sa Platinum Mall. This arrived around mga 7 PM last night. Wala pa kami sa hotel noon, so winats up na lang ako noong store. Dun sa binayaran ko, kasama na lahat. Like free na yung delivery and all. And I also have here my coffee from Nana. This is our coffee for the day. I ordered the flat white. Masarap siya. Very strong ang coffee nila. Ito kasi yung coffee shop na maraming branches dito sa Bangkok. Kaya lang never namin na-visit. So, pinadeliver na lang namin. But yeah, this is the suit. Are you ready? Super nice. And this cost me 5,500 baht. So, around mga 8,000 pesos siya. Mura na yan for me kasi yung mga pinapagawa kong suit sa Manila ay nagre-range from 15,000 to 20,000 pesos. So, this is such a steal and maganda yung quality niya. Dapat yung kukunin ko is yung 4,000 baht na tela. Kaya lang, pwede ka kasi mamili kung ano yung gusto mong fabric. Try natin! Sorry guys, di pala siya 5,500. 5,000 baht siya. This is the pants. Sabi ko, medyo wide yung gusto ko. At first, medyo skeptical ako kasi mga nakikita ko mga gawa nila online is, alam niyo yung pang wedding talaga, yung hapit na hapit sa legs, sa body. So, I really wanted something na masusot ko talaga sa mga events sa Manila. Oh! Sorry, may 30 minutes waiting time. Ganda! Super nice, perfect yung length niya. Okay, so, suot po natin to. Oh, wow! Ganda! Ah, super nice! So nice, Bobo. I'm so happy. And props kay Bebo kasi meron kami nakita na apat na tahian doon. And ito yung napili namin. Also, kasi ito lang yung nag-a-accept ng credit card. Yung iba kasi cash lang. Eh, wala na kaming cash. But this is so nice. I can definitely wear this sa mga events ko. And never pa ako nagkaroon ng navy blue suit. Like, yung sa akin talaga. Full suit. So, this is really perfect. And I'm so happy na ang pinili kong fabric ay ito. Yung medyo mas premium. Okay pa rin naman siya. Very affordable pa rin naman siya. Considering na suit siya. And, yan. Gusto ko yung wide lapel. So, if ever pala gusto yung magpa-custom ng suit, sabihin nyo na lahat ng gusto nyo or magpakita kayo ng picture, isend nyo sa kanila. Sabihin nyo, can I ask for your WhatsApp number? Send nyo doon yung mga gusto nyong pagaya. So, ito yung pinagaya ko. Sayang ay sabi ko pa naman, gusto ko ng something medyo explorative, like lime green or yung mga avocado green na color, ganito. Ganito yung gusto ko. So medyo pinagaya ko yung lapel na gusto ko, medyo wide. Pati yung button, sabi ko, same color na lang with the fabric. Pero if I were to change something, sana mas mahaba pala. Kasi yung mga pinapagawa kong suit, sabi ko, ganito ba talaga kahaba yung mga suit? Yung pala, tama lang. Kasi medyo naiiklian ako dito sa side na to. Sana mas mahaba lang siya ng onting-onte. But so far, really happy with this one. Ilalagay ko na lang yung address nung store dito sa Platinum Mall. Fourth floor siya, pero marami pa dito. Like, hindi lang sa Platinum Mall. So, highly, highly recommend this. Next time that I visit Bangkok, papagawa pa ako ng mas maraming suit. And now, we only have 30 minutes to enjoy the hotel room. Siguro magka-catch up na lang kami on some work. We're gonna finish packing kasi susunduin na kami ng aming airport transport. Kasi flight na po namin today. What? No extensions? Yeah. So, I'll see you guys later. Sawadika! Guys, we are finally back here in Manila. It was such a really fun trip, I would say. Now, we are back home. At kami po ay nag-take out ng mango sticky rice. Dahil apparently, meron na sa airport. Hindi ko alam na meron pala sa airport na mango sticky rice. And 8 hours lang ang kanyang life. Eh, na-delay pa yung flight namin, pero pagka-land namin, pinadala ko na sa pamilya ko yung... Sarap! Mga pasalubong. It's time to end the vlog. We're just gonna watch a movie. Sorry. So thank you so much guys for watching and hopefully more travels this year. Hopefully work trip din para hindi na tayo bibili ng plane ticket. So if you guys like this video, please give it a big thumbs up and also don't forget to subscribe to my YouTube channel. Again, this is David Gison and I will see you guys next time. Bye!